Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 28, 2022. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, ayon po sa Japan Agency at ng NOAA, ito nga po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito naman po ay wala na masyadong direkta sa ating bansa. Ang umiiral na lang po sa atin, ano, yung ating shear line dito po sa extreme northern Luzon at northern Luzon. So makakaranas po tayo dyan ng mga posibilidad na malalakas na pag-ulan, lalo po dito sa may extreme northern Luzon. Maging dito po sa may Cagayan Valley, makakaranas tayo ng mga posibilidad na pag-ulan at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng ating ibang bansa or rather ng ating ibang lugar. At mapapansin nyo nga po, no, na meron na po tayong umiiral na Easterlies. Ito nga pong Easterlies, ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Kaya may posibilidad na po makaranas tayo ng maalinsangang panahon lalo po dito sa may Metro Manila, sa may Bicol Region, Visayas at maging sa may Mindanao. Check naman natin yung ating satellite image kung saan nga yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin sa ating satellite image, no, na may mga posibilidad na pag-ulan dito po sa western section ng Luzon, maging dito po sa extreme northern Luzon dahil po yan sa ating shear line. At ito naman pong Metro Manila ay makakaranas tayo ng localized thunderstorm dahil nga po yan sa ating Easterlies. At sa mga oras na to, no, dito po sa may Visayas ay nakakaranas po tayo ng mga pabugso-bugso mga pag-ulan dahil po yan sa ating Easterlies. At kung mapapansin naman natin, ano, magiging maganda po ang lagay ng panahon ng Palawan at wala naman tayong inaasahan anumang sama ng panahon na posibleng makapekto sa may Palawan. Sa may Mindanao nga po, no, makakaranas tayo ng mga posibilidad na localized thunderstorm dahil po yan sa ating Easterlies. At iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, yung mga posibilidad na makaranas ng pag-ulan, lalo po in times of severe thunderstorm, may mga posibilidad po ng mga pag-ulan at pagguho ng lupa. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast. At ayon nga po, no, sa ating advanced weather forecast, by January 29, mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy po makakaranas ng mga posibilidad na pag-ulan dito po sa extreme northern Luzon. At pagdating po ng January 30, ito nga po ay magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil sa ating shear line. At mapapansin natin, ano, yung low pressure area meron po tayo dito sa eastern section ng Taiwan. At pagdating naman po ng January 31, at dahan-dahan nga po, no, muling bubugso ang ating amihan, at makakaranas po ulit tayo ng panandalia, malamig na panahon. At pagdating naman po ng February 1, makikita po natin by February 1, muli pong lalakas ang ating amihan at ang ating shear line po ay aabot dito sa may Bicol Region at maging sa Visayas. By February 2, makikita natin, ano, na wala pa rin po tayo nakikita anumang sama ng panahon o low pressure area na mabubo o papasok sa loob at labas ng ating bansa. By February 3, ito po yung mga posibilidad nating maranasan. Makakaranas po tayo, no, ng pag-ulan dito po sa may eastern section ng Visayas dahil po yan sa ating Easterlies. At pagdating nga po ng February 4, makakaranas pa rin po ng pag-ulan dito po sa may Mindanao at maging Palawan, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. By February 5, makikita nga po natin, ano, na tuloy-tuloy po ang makakaranas ng pag-ulan ang Mindanao area at maging Visayas, Bicol Region, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. By February 6, mapapansin nga po natin, ano, yung ating amihan ay muling bubugso ulit at magkakaroon tayo ng shear line na makakapekto sa eastern section ng Tugigaraw at maging dito po sa May Quezon. Ayan lamang po ang ating available data para sa ating advanced weather forecast. Again, inuulit po natin na ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po at marami pa pong posibilidad na pagbabago dahil maaba nga po yung range ng ating weather forecast ng ating advanced forecast ayon po yan sa ating European Centre. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast sa mga posibleng pagbabago
ng ating weather system. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.